Welcome back mga ka-TH. Ito po yung ating ipapakita ngayon. Ito po ang aking binabasag noon na hanggang ngayon ay hindi ko pa nababasag. Ito po ay example ng kimberlite rock. May guhit po siya na parang glass na asin. Saka may mga nakapaloob siya na parang iba-ibang klaseng bato na kakaiba at sobrang tigas. Yan po ang iba-ibang kulay po. Makikita nyo may ibang bato na kakaiba. Ito po ay pinaglagyan ng diamond ni General Tomoyuki. Galing po ito sa bulkan. Ito po ay nasuri na ng ating engineer ng mga batong Amerikano. Ay, Australiano, I mean. Australiano po pala yung nagsuri. Yung ating kakilala na Australiano ay chinik po ito at kimberlite na at positive na may diamond na kalagay kasi karamihan pong kimberlite rocks ay galing po sa mga bulkan na kung saan ay ginawa po ni General Tomoyuki Yamashita. Binuo po niya itong sadya para hindi mahalata yung diamond na kanyang pinagtatago. Actually, parang itlog ito eh. Oblong nakabalot. Ayan o. Yung balot niya, tinapis ko na yan eh. Yung balot niya may mga grabang halo na malalaki yan. Nakabuhos po ang itaas na parang ginawa siyang oblong. Pag binasag mo, makikita mo na may mga spots siya sa loob na parang tiger. Na may parang mga uling na technicolor na sobrang tigas na parang bakal. Ito po ang example ng kimberlite rocks na naglalaman ng diamante. South Africa po ang originated na natuklasan po ito ng isang foreigner na kung saan natuklasan niya itong kimberlite rock na kung saan ay ang nakalagay sa loob ay diamante. So diamante po talagang laman ng mga ganito. Yan, nakita nyo technicolor. So sobrang tigas nito. Iba-ibang klaseng, saka may guhit po yan sa gitna. Yan po ay susundan mo lang yung guhit na yan. Nandyan po yung diamond sa gitna na yan. Yung makita ninyo yung parang puti na yan na guhit, yan po ay papunta sa diamond. Target po dyan sa loob. So nakuha na natin yung triangle dito sa taas. Kung nakita nyo, triangle yan. Yan. Nandyan po sa loob niya ng target natin na diamond. So di pa natin ito nababasag. Saka sobrang lakas ng ulan. Kita nyo putik. Lagi ninyong tatandaan na ang kimberlite rocks ay kung papaliyaman, siguro mga 5% lang. May laman talaga karamihan ng kimberlite. So ito po ipinapakita ko lang para malaman din natin mga ka-TH na gusto mag-treasure ng diamond. Ito po mga ka-TH ay positive sa karga ng diamond. Egg shape din ito. Hugis itlog din ito. So napakarami pong hugis itlog na ginawa ni General Tomoyuki Yamashita, lalong lalo na sa Isabela, Bicol, sa Mindanao. Maraming batong parang itlog na kung saan ang laki niya ay dambuhala ito eh. Malaki din ito. So makita ninyo kung mabalatan siya, ganyan po ang itsura niya sa loob. At iba-iba pong klase ang kulay niyan, hindi lang ganito. May puti na ganito, mayroong blue, mayroong technicolor na basta at iba-iba. May puti, may brown, may black, na mayroong mga iba't ibang kulay na nagkahalo-halo. Ang palatandaan lang dyan, yung guhit na parang crystal, yan po ay tiyak na kimberlite rocks. So, natrabuhuin ko po ito ngayon, hinahinay lang. Hindi tayo kukuha ng mga machine kasi dandahan lang. Gawa ng papaghirapan ko muna talaga ito bago ko makuha ka para walang kapalit na mangyayaring masama. So, paghirapan ko muna talaga. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na
mga videos.